Drop it. So, kumusta po mga ka-DIY? So, meron po tayo ngayon i-review na item. So, unpack muna po tayo. Pali-deliver lang. So, ang ating i-unpack ay 2-in-1 ratcheting screwdriver. So, ang screwdriver ay malaking bagay, lalo na sa mga DIY. Siyempre, pang kalaso yan. So, tinahon natin yung quality at saka tinahon natin yung build. So, unbox na po tayo. So, ito po ay 2-in-1 ratcheting screwdriver, chrome vanadium steel, PH2, so yun po yung karaniwan, pwede natin sabihing standard. So, shank size 6.3mm. Yeah. Mitsushi Philippines Incorporated, made in China. So, ito po yung itsura ng packaging niya. So, ang model po ay DL6-26011 2-in-1 ratcheting screwdriver made by Mitsushi. So, base ho dito, chrome vanadium steel, 6 Philip size 2 by 180mm, shank size 6.3mm. Okay. So, unbox na natin. So, ayan po. So, ito po ay gawa ng Mitsushi. Kita nyo, meron siyang logo. So, sa grip, okay naman ho siya. Meron din siyang ratchet function. Sige, try mo natin. So, you know. So, para insert po yung pinaka shaft ho niya. So, para ho siyang sa mga ano po, impact driver. So, kailangan pong ibaba para ma-release. So, before nyo siya may pasok, hindi siya may papasok. So, kailangan pong i-press down bago nyo siya ipasok. Then, adjustable ho siya kung gusto nyo maikli. So, maikli ho siya. Kung gusto nyo ng mahaba, let's say malalim ho yung dudukutin na screw. So, at yung pinakamahaba niya. So, yun na po yung pinakamahaba. So, handling wise, okay naman. So, mukhang tatagal naman siya. Maganda rin ang quality. So, pwede siyang pang higpit. Pwede rin siyang pang luwag. At kung gitna, parang hindi na ho gagana yung kanyang ratchet function. So, para na siyang ordinary na screwdriver.
So, kunwari ho, hindi ho kahabaan yung gagamitin natin. Ayan. Paghihigpit. Okay. Paghihigpit. At pagluluwag. So, recommended siya. Maganda. For the price of 99 pesos, sulit na sulit ito. Malalaman lang ho natin kung okay yung kanyang kanyang pinaka-metal. So, dalawa ho yan. Pwedeng Philip. Pwedeng flathead. Sushi. So, ito ay wala ng function. Alaman ho natin kung matibay talaga siya, no? So, ito yung ating mga collection ng mga screwdriver, no? From newest to oldest. So, simulan natin sa luma. So, ito po yung ating, so, walang kakaiba ho dito. Ordinary na screwdriver. Pero marami na ho itong nagawang tulong sa akin. So, tumagal ho siya. So, natutuwa ako sa screwdriver na to. Kahit simple lang siya, marami siyang gamit. So, majority ng mga appliances, kaya niyang buksan. So, yun nga lang, ang disadvantage niya, kung napapansin nyo, masyado siyang maliit. So, ang grip natin, kailangan mas mahigpit. So, okay siyang gamitin, pero yung grip niya hindi ganun kahigpit. So, wala tayong masyadong control sa paghihigpit at pagluluwag. So, pang mga maliliit na screws lang ho ito. Pero, ginagawa naman niya yung trabaho niya at matibay siya. Yun ang kagandahan niya. So, wala ho siyang brand. Pero, matibay naman ho siya, no? So, ang next po natin ay ito pong screwdriver na gawa ng Stanley. Sa pagkakaalala ko, ito ay uwi ng aking lolo galing Amerika. So, ano ho siya? Matibay siya. Tumagal siya sa akin. Hindi agad nabubungi yung kanyang tip, yung Philip niya. Tapos, pwede rin ho siyang gamitin pag mga sobrang higpit na screw. Ito po yung magandang klase. So, pansin nyo, no, sa shape ng kanyang handle, hindi siya ginawang bilog. So, medyo pa-triangle. May reason ho kasi ba't yan ginawang triangle. Kasi by nature, ang kamay ng tao, pag nag-grip ho tayo, hindi talaga siya bilog na bilog. So, medyo triangle ho siya. Dinesign ho talaga yan para mas kapit na kapit ho ang ating kamay sa screwdriver. So, handling, tama lang ang bigat, hindi sobrang bigat ng dulo. At alam niyo, tumagal talaga siya kasi may pangalan. So, ito po ang isa sa paborito kong screwdriver. Halata naman ho, gamit na gamit ho siya. Then next ho, ito po yung screwdriver po na may reserve na bit. So, ayan po. Depende sa anong pangangailangan. So, ito po ay gawa ng Workforce. So, alam ko, hindi rin ho to nabibili sa atin. So, ratchet din ho siya. Luwag at higpit. Tapos, pwede rin regular lang siya na screwdriver. Disadvantage, medyo maikli lang. Pero kagandahan niya, all-in-one siya. Tapos pwede pa natin lagyan ng extension kung medyo malayo yung screw. Yung nga lang, keep in mind, medyo matabaho siya. Hindi siya pwede sa mga maliliit na butas na pandukot ng screw. Sa mga medyo appliances na malalalim ang mga screw. Pero okay din ho ito.
So sa grip naman okay din siya. Dahil marami tayong pwedeng hawakan sa kanya. Masyado makapal siya para hawakan. So maganda rin siya. Yung nga lang may the plastic. Hindi siya ganun ka-grippy. Unlike sa kay Stanley. So, may maganda rin ho siya. Malaking bagay din. May ratchet. At mayroon din siyang storage ng kanyang bit. So, next po. So, ano ho tayo? From luma hanggang sa latest. So, ito po ay gawa ng Lotus. Sadyang binili ko siya dahil wala ho kong mahaba eh. So, compare dito, mahaba ho siya. Ito ho yung ginagamit sa mga appliances gaya ng mga TV. Mga medyo malalalim ang screw para madukot. So, nakalagay po ang specs dito. Ayan. PH1 150mm. So, 150mm ho yan. Made by Lotus. So, hindi ko pa tinatanggal yung kanyang price. Ayan ho, nasa 83 pesos and 50 centavos. So, ito na ho yung pinaka-latest. So, yung ating Mitsushi. 180mm. Ito ay 150. So, ang haba niya ay 150. PH1. Si Mitsushi naman po ay 180. So, mas mahaba dapat siya. So, 150 versus 180. 150mm and 180. So kung dito ang sukatan, oo, mas mahaba siya. So, yun. So, grip, okay siya. Matibay naman. Made of plastic. Rubber and plastic. So, maganda rin siya sa kamay. Pag nag-screw. Plus, may ratchet function pa. So, sulit to ito, guys. So, para na rin kayong bumili ng apat na to for the price of 99 pesos. Pwede rin siya maliit and pwede rin siya pahabain. Hindi na kailangan ng storage ng mga screws kasi meron din siyang flat head. So ito po ang ating review ng Mitsushi 2-in-1 ratcheting screwdriver. Okay po. Salamat po mga ka-DIY sa mga umabot po sa video na sa part ng video na to. Ibig sabihin po nag-enjoy po kayo sa video na to. Sana po mag-subscribe po tayo para sa ikalalago ng ating channel. So salamat po at ingat po tayong lahat.